Thank you, Mariel. So, yung minsahe po ng awit ni Mariel ay meron po tayong tahanan na nandun sa langit na doon po ay wala ng happy. So, yung ating topic ngayon, the Bible's longest, most amazing prophecy. Okay, magsimula na po tayo. At magsisimula po ako sa isang tanong. Sino po dito sa inyo ang nakapunta na sa isang korte? Or sino po dito na nakasubok na na-trial sa korte? Or naging witness sa korte? Ah, okay. Siguro wala ngayon, pero alam niyo po ba na balang araw ay meron po tayong, bawat isa po sa atin ay meron po tayong pending na kaso doon po sa Korte Suprema ng Langit? Alam niyo po ba yun? Tayong lahat, bawat isa sa atin ay meron po tayong kaso at bawat isa po sa atin ay mananagot sa makasalanan na ating ginagawa. Tingnan po natin to sa 2 Corinthians 5:10, sabi po dyan, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Another text po na nagpapatunay niyan, kaya nga ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. 1 Peter 4:17, sabi ng salita ng Diyos, sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. At kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng Diyos? So kapag sinabi po na dumating na, nakarating na ba? Dumating na. Dumating na. Okay. At sabi po dyan na, ang paghuhukom ay magsisimula sa bahay ng Diyos. Yun po yung sa church ng Diyos, iglesia ng Diyos. To continue, balang araw ay ibibigay po ng Diyos bawat isa sa atin ang ating sentensya. At kapag mabigay po sa atin yung ating sentensya, sabi po dyan sa salita ng Diyos, Revelation 22:11, ang liko ay magpakaliko pa, at ang mga marumi ay magpakarumi pa, at ang matuwid ay magpakatuwid pa, at ang banal ay magpakabanal pa. So kapag mabigay na po ng Diyos ang ating sentensya, so wala na pong panahon sa pagbabago, kaya ang liko, maging liko na forever, ang matuwid ay maging matuwid na. At ano pong mangyayari sa susunod kapag tapos na po yung sentensya natin, sabi po sa Revelation 22:12, narito, sabi ni Jesus, ako'y madaling pumaparito at ang aking ganting pala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Ibig sabihin na sa pagdating po ni Jesus, pabalik po dito sa ating mundo, dala-dala niya po ang reward natin bawat isa. Ang reward kung ligtas ba tayo o hindi. Ang sentensya po kung ligtas ba tayo o hindi. At para makapagdala si Jesus ng gantimpala para sa bawat tao sa pagdating niya, dapat meron munang paghuhukom para malaman kung ano ang nararapat para sa bawat isa. So alam natin na si Jesus ay babalik sa ating mundo. Pero bago pa man siya bumalik, dapat ay meron munang paghuhukom na mangyayari. Para alam niya sa pagbalik niya na ano ba yung reward na kanyang dadalhin para sa atin. Dapat mangyari muna ang paghuhukom or judgment bago pa man siya bumalik. At yan po ay logical. Kaya sabi ng Bible na nasa panahon na po tayo ng paghuhukom. Basahin po natin yan, Revelation 14:6-7. At importante po ito na malaman natin bilang Kristiyano. Kasi baka nakalimutan po natin na meron po tayong pending na kaso sa langit. At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggang upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. At sinabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya. Sapagkat, ano po? Dumating ang panahon ng kanyang paghatol. Dumating na po. Nakarating na po ang kanyang paghatol. Judgment na po, mga kaibigan. At magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng mga dagat na mabubal ng tubig. So dumating na po ang paghuhukom. Nakarating na. Hindi po siya in the future, kundi nakarating na po ang paghukom or judgment.
At yung tanong dyan, mga kaibigan, kailan ba nagsimula ang paghatol or yung judgment? At saan kaya ito nagaganap, ang judgment? Para sa sagot, tingnan po natin ang kambal na aklat ng Revelation at yun po ang aklat ng Daniel. Daniel 7:9-10, basahin ko po dito, aking minasdan hanggang sa ang mga luklukan ay nangaglagay at isa na matanda sa mga araw ay nakaupo, ang kanyang suot maputing parang niebe at ang buhok ng kanyang ulo ay parang taganas na lana, ang kanyang luklukan ay mga liyab na apoy at ang mga gulong niyaon ay nagniningas na apoy. So dito po si Daniel, nakatanggap po siya ng isang vision or pananaw patungkol po sa paghuhukom na mangyayari. At nakita niya po doon na binuksan po yung aklat. Sabi diyan, isang mabangis na si Galbo ay lumabas at nagmula sa harap niya, mga libo-libo ang naglilingkod sa kanya at makasampung libo na sampung libo ang nagsitayo sa harap niya at ang kahatulan or ang judgment ay nalagda at ang mga aklat ay nangabuksan. So dito po nakita ni Daniel sa kanyang vision na binigay ng Panginoon kung ano po yung mangyayari sa paghuhukom. At sabi po dyan na may aklat po na binuksan kung saan po sinulat yung record ng lahat natin na ginagawa, sekreto man o hindi. Sabi po dyan, Ecclesiastes 12:14, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Ibig sabihin, hindi po tayo makakatago ng sekreto sa Diyos. Siguro may tinatago tayong kasalanan sa ating asawa, sa ating magulang, sa ating mga boss, sa ating guro, pero di natin matatago ang kasalanan sa Diyos. At lahat ng yan, sekreto man or hindi sekreto, ay uhusgahan po yan ayon po sa record natin doon sa langit. Pero may nakita pa po si Daniel sa kanyang vision, sa kanyang pananaw. At yung nakita niya, sabi sa Daniel 7:13, ako'y nakakita sa pangitain sa gabi. At narito, nakita niyo po sa vision, lumabas na kasama ng mga alapaap sa langit ang isang gaya ng anak ng tao. At siya'y naparoon sa matanda sa mga araw at inilapit nila siya sa harap niya. So, sino po kaya itong anak sa tao na nakita niya na nandun din sa hukuman? Yan po ay si Jesus. Very good. So, si Jesus pala ay kasali siya sa paghuhukom. At ano bang function ni Jesus sa paghuhukom? Sabi sa 1 John 2 verse 1 na si Jesus po ang ating abogado. At John 5:22-27 nagsasabi na siya din ang ating hukom. Siya ang ating lawyer, siya din po ang ating judge. At yung napaka-amazing niyan ay sabi ni Jesus na siya din po ay ating kaibigan at siya din po ay ating tagapagligtas. Ang Ama po ang presiding judge, pero si Jesus po ang acting judge. Sabi ni Jesus na siya ang ating kaibigan at siya din po ang ating tagapagligtas. Now, isipin niyo po, for example, kunyari, meron po tayong kaso. Doon po tayo sa korte. At kapag ang inyong abogado at ang iyong hukom ay iyong kaibigan at siya pa po ang nagbayad sa iyong kaso, sa tingin niyo po ba ay matatalo tayo sa kaso natin? Dapat ba tayong matakot? Hindi, kasi yung ating hukom, ang ating abogado ay kaibigan pa natin at siya pa ang nagpiyansa sa atin. So, ibig po sabihin dito na si Jesus po ang ating abogado, hukom, siya din yung ating kaibigan, siya din yung ating tagapagligtas. Ibig sabihin mga kaibigan, hello? Okay. Ibig sabihin, kung ibibigay po natin ang ating buhay kay Jesus, di po dapat tayo matakot sa paghuhukom. Naintindihan po ba natin yon? Kapag atin pong ibigay ang ating buhay kay Jesus, di po tayo dapat matakot sa paghuhukom. Kasi si Jesus ang ating abogado, siya din ang ating hukom, siya din yung ating kaibigan, ay siya din po yung ating tagapagligtas. Pero, sa paghukom po, hindi po tayo pupunta personally sa langit kasi yung paghukom po ay yan po ay mangyayari sa langit. Pero hindi po tayo personally na pupunta sa langit para i-trial, pero si Jesus po yung mag-represent sa atin. Okay, i-represent ko ngayon si ano, ito po yung kanyang ginawa. So yun po yung mangyayari sa paghukom. At yung mga angels po, sila po yung ating mga witnesses, sila yung mga saksi.
sila yung nakakakita sa ating mga ginawa, sekreto man o hindi. At sabi po sa Daniel 8:14, pero bago ko muna buksan yan, ang malaking tanong po dito, kung saan po tayo mag-aaral talaga ngayon, kailan ba nagsimula ang paghukom? At ito po, ang sagot po nito ay may relasyon po ito sa pinaka-amazing na hula sa lahat. At babasahin ko po dito sa Daniel 8:14. Daniel 8:14 nagsasabi po dito, at sinabi niya sa akin, hanggang sa 2,300 na hapon at umaga, or 2,300 days, kung magkagayoy, malilinis ang santuaryo. So, ang 2,300 days, malilinis ang santuaryo. Now, ano ba yung ibig sabihin ng malilinis ang santuaryo or sanctuary? Okay. So, magkaroon po tayo ngayon ng overview para masagot po yung tanong na yan. Magkaroon po tayo ng overview patungkol sa sanctuary at yung mga servisyo nito. Na ano ba itong sanctuary? So, para po maintindihan natin lahat, ang sanctuary po, yan po ay yung doon po nila, kasi yung mga tao noon para mapatawad ang kanilang kasalanan, sila po ay nagdadala ng hayop para patayin at doon po iaalay sa sanctuary. Okay. So, magkaroon po tayo ng overview. Pero sinasabi po ng Bible na meron pong dalawang sanctuary sa Biblia. Merong sanctuary noon sa lupa na doon nag-aalay ang mga tao ng kanilang tupa para bayad sa kanilang kasalanan, at meron din pong sanctuary sa langit ngayon na makikita sa Hebrews 8:9. So meron pong ilang sanctuary? Dalawa, yung nandito po sa lupa noon at yung sanctuary sa langit ngayon, Hebrews 8:9. So ganito po 'yun. Nang dinala ng Diyos palabas yung kanyang bayan galing sa Ehipto, galing po sa pagkaalipin, pinalabas niya po ito sa wilderness at nagsabi po ang Panginoon sa kanyang bayan na sa Exodus 25:8, sabi niya na, gawan niyo ako ng sanctuary para ako ay makapaglagi sa inyo. At sabi din ng Diyos sa Exodus 25:9-40, sabi po na dapat gawin ninyo ito, yung sanctuary, ayon sa pattern na ibinigay ng Diyos. Dahil po, itong earthly sanctuary ay isa po itong miniature or little type na sanctuary na makikita po sa langit. So yung earthly nga sanctuary, ito po ay miniature type ng malaking sanctuary doon sa langit. At ang sanctuary at ang mga serbisyo nito ay mga paaninaw sa plano ng kaligtasan. So huwag po natin ito kalimutan na ang sanctuary po at yung mga serbisyo, yung mga ginagawa po dito para mag-alay ng hayop para sa bayad ng kasalanan ay isa po itong paaninaw para mas maintindihan po natin kung ano ba yung sistema ng kaligtasan para po masolusyonan ang problema ng kasalanan. So, mag-overview po tayo sa sanctuary. Ito po yung top view ng original na sanctuary dito sa lupa at yan po ay parang tent structure. Nakikita po natin dito na meron po mga furnitures, mga kagamitan sa labas. Yan po ay ang holy place, first room. At sa second room, yan po ay tinatawag na most holy place. So magkaroon po tayo ng konting video clip patungkol sa sanctuary. So yan po ang sanctuary, yan po yung dalawang furniture dyan sa laver at saka altar of burnt sacrifice. Sa first room, merong showbread, merong candlesticks, meron ding altar of incense. At sa second room naman, yung most holy place, yan po ang Ark of Covenant. So isa-isan po natin yan. So dito po sa courtyard, ano po makikita natin ang furniture? Dalawang furniture, yan po ay ang altar of burnt offering. So in Tagalog, mahirap po siya konti, dambana ng handog na susunugin. Or in English, the altar of burnt offerings. Nandyan din po makikita natin yung may tubig, tinatawag po yan sa English na laver. Okay. At nakita po natin dito sa sanctuary na meron lang pong isang daanan. Wala po sa likuran, wala po sa gilid. Nandiyan po, isang daanan, kasi ibig sabihin na isa lang po yung daanan sa kaligtasan. At sino po yung daanan na yon? Si Jesus. Okay. Hello. Okay. Tapos, sabi po sa John 14:6, I am the way. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. So, si Jesus lang po yung ating way para po makapunta po tayo or maligtas po tayo, makaibigan. At lahat po ng mga bagay dito sa sanctuary ay nagtutukoy po kay Jesus.
yung door, si Jesus po ang door, siya lang po ang pintuan, siya lang po ang way para sa kaligtasan. So yung first furniture dyan, yan po ay ang altar of burnt sacrifice. Dyan po nilalagay o sinusunog yung mga alay nila na hayop or tupa bilang bayad ng kanilang kasalanan. At yan po ay nag-represent kay Jesus Christ. Okay? Siya, si Jesus Christ po yung ating naging sacrifice. Next furniture, ikalawa, yan po ay ang laver o yung hugasang tanso. Dyan po, maghuhugas ng kamay ang pari bago po man siya kung, pumasok doon sa loob. At yan po ay simbolo ng bautismo, ibig sabihin sa paglilinis ng ating kasalanan, at simbolo po ito kay Kristo na siyang naglilinis sa atin. Okay, sa pamamagitan ng kanyang dugo. So punta po tayo sa first room, ang holy place. Ano po yun? Holy place. Dito sa loob, meron pong dalawang room. Ang first room ay ang holy place, yung second room naman ay ang most holy place. Ano pong room ito? Holy place. Dito po? Most holy place. At itong dalawang room na ito ay hinati po ito sa isang kurtina na 10 centimeters. Okay? So, sa first room, dun po tayo sa holy place, meron po tayo makikita na tatlong furnitures. Yan po ay ang 7 candlesticks. Ibig sabihin po yan, si Jesus po yung ating light. Jesus is the light of the world. Yung table of showbread naman, nag-represent yan kay Jesus bilang ating bread of life. Siya po yung makasatisfy sa ating buhay. Yung ikatlo naman, yan po ay ang altar of incense. Yan po ay nagpasimbolo sa perpektong buhay na ni Jesus. Okay. Yan po ay ang sa most holy place, yan po yung veil, yung kurtina, yung 10 centimeters naghahati, papunta po sa most, the most holy place. Sa loob ng most holy place, meron pong isang furniture, yan po ay tinatawag na Ark of Covenant. Ano po yun? Or Ark of the Covenant. Yan po ay isang golden box. At yung solid gold po dyan, tinatawag po yan na mercy seat. At meron po dyan dalawang golden angels. At sa gitna po ng golden angels, tinatawag po yan na Shekinah glory. Yan po ay nag-represent po yan sa presence ng Panginoon. Okay? Na sa presence ng Panginoon dun po sa camp ng Israel sa loob ng sanctuary. Now, ano ba ang nasa loob ng box na yan? Sa loob ng box na yan, makikita po natin dyan yung 10 commandments. Yung 10 commandments na yun po yung standard kung ano yung tama at saka ano yung mali. The standard of right and wrong. At yung pong 10 commandments, yun po yung pundasyon sa gobyerno ng Panginoon sa langit at saka sa lupa. Now, meron pong dalawang pangangasiwa or servisyo na nangyayari sa sanctuary. Okay? Ang pang-araw-araw or daily services, ang pang-araw-araw na pangangasiwa or servisyo ay nagaganap po sa labas at sa unang room. Okay? Again, ang unang pang-araw-araw na servisyo na ginagawa sa sanctuary ay ginagawa po doon sa labas at sa unang room. At yung sangtaunan naman or every year na servisyo ay ginagawa po sa second room or sa most holy place. Okay, para maintindihan po natin, forward po tayo. So, araw-araw, dahil meron pong nagkakasala doon sa Israelites, araw-araw din po ang mga pari tumutugon sa servisyo nito. So, everyday, nagservisyo po sila. At kapag may magkasala po doon sa kampo ng Israel, para mapatawa, hello? Para mapatawad ang kanilang kasalanan, ay magdadala po sila ng sakripisyo na hayop. Kadalasan po ay tupa, doon sa sanktuaryo dadalhin po nila. So isipin nyo po, malalaman talaga ng tao sa Israelites kung sino yung nagkasala kasi makikita nila yung tao na sino bang nagdadala ng hayop patungo sa sanctuary. At dyan, ang tupa, ang kasalanan ay bilang simbolo or sagisag na nililipat sa perpektong kordero. So, sila po ay magdadala ng hayop, dapat ito ay perfect. Wala pong sakit kasi ito po ay nagpasimbolo kay Jesus Christ na perfect din. So, pasimbolo po na ipapatong po ng may sala or ng tao ang kanyang kamay doon po sa ulo ng hayop at doon niya po ipasimbolong i-confess or ipasa yung kanyang kasalanan. At pero sino po dito yung inosente, ang tao or ang tupa? Ang tupa. Pero dito po pinasa po sa tupa yung kanyang pasimbolong pinasa sa tupa yung kanyang kasalanan. At pagkatapos niyan, yung gagawin ay papatayin po niya ang tupa na dinala niya
at kukunin po yung dugo dyan sa planggana at yung tupa ay doon na po ilalagay sa altar of burnt sacrifice. At yan po yung bayad sa kanyang kasalanan at yan din po ay pasimbolo kay Jesus Christ na naging substitute ng ating kasalanan, naging bayad ng ating kasalanan. Okay, so yan po, ang tupa ay namatay, imbis na tayo, ang tupa po yung namatay bilang kabayaran ng ating kasalanan. At to continue, yung pare po, di ba meron pong dugo doon sa planggana, siya po ay tutungo na naman doon sa loob ng holy place at doon po siya pupunta sa yung kurtina, di ba po, yung veil. At doon niya po iwisik yung dugo at yun po ay simbolo na napatawad na ang kanyang kasalanan pero meron pong record doon sa kurtina. Sabi po ng 1 John 3 verse 4, ang kasalanan ay pagsalangsang sa kautusan. So, ano po yung nasa likuran ng kurtina? Yun po ay ang Ark of the Covenant. At nandoon po yung Ten Commandments na siya pong sinasalangsang ng mga tao. At kasi, ang kasalanan ay pagsalangsang sa kautusan. At sabi po sa Hebrews 9:22, maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. So, dapat po may mag-sacrifice na dugo para mapatawad po ang kasalanan. Kasi, the penalty of sin is death. So nakita po natin dito, yung everyday na servisyo po ng pare ay mangyayari po dyan sa courtyard at sa first room. So yung mangyayari po everyday ay, yung pare ay iwisik niya po dito sa kurtina yung dugo. At everyday po yan, yung mga tao magkasala, yan po yung kanyang ginagawa. At isipin mo, kung araw-araw ka papatay ng tupa, siguro ayaw mo nang magkasala uli kasi ma-realize po natin na ganun po kamahal ang kasalanan. At dyan po, sa kurtinang yan, sa veil na yan, yan po, na-record yung makasalanan na napatawad dyan sa kurtina. Again, ang sanctuary at ang mga servisyo nito ay mga paaninaw sa plano ng kaligtasan. Ito po ay makita, para makita natin paano ba natin masolusyonan ang problema ng kasalanan. To continue, meron pong dalawang katotohanan patungkol sa kasalanan. Ang kamatayan ay dala ng kasalanan. Ayon po sa Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat, ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Dahil tayo ay nagkasala, dapat tayo ay mamatay. Pero, sa second mga kaibigan, walang makasalanan na kailangan mamatay sapagkat may pamalit na ibinigay. At yan po ay ang sa simbolo ng lamb, tupa, which is nagpasimbolo din kay Jesus Christ bilang kordero ng Diyos. Sabi dyan sa John 1:29, narito ang kordero ng Diyos at yan po ay si Jesus. Lahat ng tupa na inialay doon sa sanctuary ay pasimbolo po yun kay Jesus na namatay dahil sa kasalanan. Okay, natin. Now, dito po mga kaibigan, meron po pang araw-araw na servisyo. So every year, yun po yung ginagawa ng pari at isipin nyo po na pupuno na po yung record dito sa kurtina. Kaya kailangan po merong tinatawag na paglilinis sanctuaryo. Paglilinis ng sanctuaryo ay yan po ay tinatawag dati na isang taunang servisyo or annual service. So, kailangan dapat kasi malinis to, dapat meron po tinatawag na isang taunang servisyo or yearly service. So ano po bang lilinisin sa sanctuary? Ang lilinisin po dyan ay ang tala, yung mga na-record na mga napatawad na kasalanan. So yun po yung kailangan na linisin. So ano po yung gagawin ng pari sa sangtaunang servisyo or sa yearly service ng sanctuary? So yung linisin po dito ay yun po yung record ng napatawad na kasalanan. At yung paglilinis dito ay tinatawag na the Day of Atonement. Ano nga po yun? Day of Atonement. At sa araw na yan, malilinis po yung record ng mga napatawad na kasalanan doon po sa veil. At ang high priest o yung pari lang po, siya lang po yung makakagawa nito. At siya lang po yung papasok doon sa most holy place na siya po yung pinakabanal at dala-dala niya po doon yung dugo ng sakripisyo at iwisik po doon sa mercy seat dito po. Pero bago pa man siya pumasok dyan, kailangan niya munang siguraduhin na wala po siyang kasalanan. Kasi kapag pupunta po siya dyan na may kasalanan at nandyan po yung presensya ng Diyos,
ay tiyak po ay mamamatay siya. Kaya kailangan po linisan niya yung kanyang sarili kasi pupunta po siya dyan sa presensya ng Diyos. At ano nga po yung nasa ilalim ng mercy seat? Yan po, makikita natin ang Ten Commandments na siya pong sinuway sa buong taon. So nakita po natin dito mga kaibigan na yung paglilinis sa sanktuaryo, yan po din yung araw ng pagtubos kasi yan po nililinis ang sanktuaryo at dahil dyan, yan po ay equivalent sa araw ng paghuhukom or the day of judgment. Kasi titingnan po yung makasalanan dyan at lilinisan. To continue, 10 araw bago pa man ang paglilinis ng sanctuary or the day of atonement or judgment ay ipapatunog po ng mga pare ang kanilang trumpeta at ibig sabihin nun na 10 araw na lang before mangyari ang the Day of Atonement. At kapag marinig po yun ang bayan ng Diyos na malapit na ang Day of Atonement, 10 days na lang, ano pong gagawin nila sa 10 araw? Kayo po kaibigan, kung meron po, kung malaman po ninyo na 10 araw na lang yung buhay nyo, anong gagawin nyo? Ang gagawin ng mga tao doon ay titiyakin po nila na ang lahat na kanilang kasalanan ay hininga na po ng patawad. At dapat malinis po yung kanilang puso kasi pagkalubog na ng araw ng panahon ng paghukom or the Day of Atonement or yung paglilinis ng sanctuary, ang destination po, ang destiny ng bawat isa ay nakatakda na. Kapag may isang tao doon na may kasalanan na hindi pinatawad, napatawad, itataboy po siya sa bayan ng Israel at ilalagay po siya doon sa ilang or sa wilderness at hindi na po siya maliligtas. At yun po ay parang national or individual na paghukom sa bawat isa. So, ang pinakahuling araw po sa kanilang kalendaryo noon ay tinatawag na Yom Kippur in Hebrew word. Yom Kippur, ibig sabihin ay araw ng pagtubos at yan po ay kanilang sagradong petsa. At ang araw po ng paghukom sa Israel, yung paglinis ng sanctuary ay ito po yung representation sa araw ng paghukom sa ating panahon, sa ating huling panahon. Kung paano po yung ginawa noon sa Israel, yun po ay pasimbolo kung ano din yung mangyayari sa araw ng paghukom sa huling panahon sa ating panahon ngayon. So ilan nga po dito yung merong pending na kaso sa araw ng paghukom? Tayong lahat mga kaibigan. Okay, to continue. Ano nga nangyari sa mga tala dito? Ito ay nilinisan. So, meron pong tala record ng mga kasalanan, mga kaibigan. So, kung merong record ng mga kasalanan noon, meron kayang record ng ating mga kasalanan doon sa langit? Doon sa heavenly sanctuary? Yes, meron mga kaibigan. Sabi sa Daniel 7:10, ang kahatulan ay nalagda at ang mga aklat ay nangabuksan. Ibig sabihin, tayong lahat ay merong record doon sa langit. At sabi po dyan, Ecclesiastes 12 verse 14, lahat ng ating ginawa, kubli man or hindi. To continue, sa the Day of Atonement, ano bang mangyayari? Or sa Day of Judgment ng mga Israelites? So, yung mangyayari po dito, meron pong dalawang kambing. Ilan po? Dalawa. Ito po ay mangyayari sa the Day of Atonement. Yung isa ay tinatawag na the Lord's Goat, yung isa naman ay ang Scapegoat. Yung Lord's Goat, yan po ay pasimbolo kay Jesus Christ at yung Scapegoat, yun po ay pasimbolo sa ni Satan or sa Diablo mga kaibigan. Yung Lord's Goat, bilang pasimbolo kay Jesus at the Day of Atonement, papatayin po yung Lord's Goat na yan at doon po mga kaibigan, ang makasalanan ay ibibigay po sa kapalit which is si Jesus Christ, yung nagrepresent sa Lord's Goat at yung kanyang dugo po dito ay iwiwisik po yung dugo doon sa sanctuary at pagkatapos niyan ay ikumpisal po ng pare yung lahat ng kasalanan doon po sa scapegoat na naman at yung scapegoat po ay dadalhin doon sa ilang sa wilderness at pabayaan at para mamatay ang scapegoat. Kasi ang scapegoat po, pasimbolo ni Satan ay siya po yung responsable sa lahat ng kasalanan dito sa ating mundo. So paparusahan po yan. So yan po yung overview sa sanctuary at kailangan po natin itong malaman kasi para mas maintindihan po natin ang Day of Judgment natin ngayon. So ating nakita ngayon na ang paglilinis sa sanctuaryo ay equivalent po yan sa araw ng paghukom or Day of Judgment. So punta po tayo, balik po tayo sa Daniel 8:14. At sinabi niya sa akin hanggang sa 2,300 na hapon umaga or 2,300 days,
Kung magkagayon, malilinis ang sanctuaryo. So, ang ibig po pala sabihin ng paglilinis ng sanctuaryo ay nagsisimula na po ang paghuhukom. Okay. Pero, kailan ba nagsimula ang paghuhukom? At anong sanctuaryo ba? Okay, to continue mga kaibigan, binigyan ng Diyos si Daniel ng panaginip kasi prophet si Daniel, di ba? Pero hindi niya po naintindihan. So, pinadalhan po siya ng Panginoon ng anghel na si Gabriel para po mag-explain sa kanya. Basahin po natin Daniel 8, 16 and 17. At narinig ko ang tinig ng isang tao sa pagitan ng mga pangpang ng ulay na tumatawag at nagsasabi, Gabriel, ipaaninaw mo sa taong ito, si Daniel, ito ang pangitain. Kasi para nahirapan si Daniel na maunawaan. Sabi dito, sa gayoy lumapit siya sa kinatatayuan ko at nang siya'y lumapit si Gabriel, ako'y natakot at napasubasob. Ngunit sabi niya sa akin, talastasin mo o anak ng tao sapagkat ang pangitain ay upol sa panahon ng kawakasan. So parang sinasabi po ni Angel Gabriel dito na, Daniel, please intindihin mo kasi kailangan po ito nating malaman kasi ang pangitain na ito ay tungkol sa panahon ng kawakasan, sa panahon natin ngayon. At ito po yung vision patungkol sa 2,300 days. Ito ay patungkol sa kawakasan. Ang 2,300 days na prophecy ay tumutukoy po ito, base sa ating nabasa, sa panahon ng katapusan sa ating panahon ngayon, in the end times. Pero, ano kayang sanctuary ang lilinisan? Or, hello? Ano pong sanctuary ang lilinisan? Earthly ba or heavenly? Ano kayang sanctuary ang lilinisan po? Ay, atin pong malalaman dito na ang sanctuary po na lilinisan ay yung sanctuary sa heaven. Kasi, ano po bang nangyari sa sanctuary sa earth? Noong AD 70 po kasi, yung sanctuary, yung mga Israelites at yung kanilang sanctuary, ay winasak po ito ng mga sumakop sa kanila. So, nasira na po ang earthly sanctuary kasi nasakop po yung Israel noong AD 70. So, wala na pong earthly sanctuary. So, ibig sabihin po na application po nito ay naakma po ang sanctuary sa langit. So, ang paghukom po natin ay mangyayari sa sanctuary sa langit. To continue, sabi po dyan, hanggang sa 2,300 na hapon at umaga. So, dito po, or 2,300 days, ibig sabihin po nito, ang panahon ay nauukol sa sagisag or simbolo. Kasi, 2,300 days, kung atin po yung i-calculate, ilang years po yan, that would be 6.3 years. At kapag mag-add po tayo ng 6.3 years, galing sa panahon ni Daniel, hindi po yan makakaabot sa ating panahon ngayon ang paghuhukom. Kasi, kapag magbasa po tayo ng time sa hula sa Biblia, ang isang araw sa hula ay isang literal na taon. So kapag sinabi ng hula na 2,300 days, yan po ay equivalent to 2,300 years. Base po yan sa Biblia mga kaibigan. So kung 2,300 years, aabot talaga yan sa panahon ng katapusan natin ngayon. Okay, at yan po actually ang the Bible's longest and most amazing prophecy. Bakit kaya mga kaibigan? To continue, sinubukan po ni Daniel na maunawaan. Sabi po dito, at akong si Daniel ay nanglupay-pay. At nagkasakit na ilang araw, nang magkagayon ako'y nagbangon at ginawa ko ang mga gawain ng hari at ako'y natigilan sa pangitain. Ngunit walang nakakaunawa. So si Daniel po, dahil siguro mahirap yung pangitain na binigay ng Diyos sa kanya, nanglupay-pay po si Daniel. Nanglupay-pay po ba kayo? At sabi ni Daniel na, hindi ko naunawaan yung binigay na pangitain ng Diyos. Kasi si Daniel ay prayerful na tao, siya po ay nag-pray. Siguro po, ilan sa atin dito, parang nag-iisip na napaka-komplikado naman ang pag-aral na yan. Pero si Daniel, siya nang lupay-pay, pero nag-pray po si Daniel. Kaya, mag-pray din po tayo para maintindihan natin ang hula. Okay, tayo lang po ay umupo para sa isang special na panalangin. Let's pray. Our Father in Heaven, Lord, maraming salamat po dahil binigyan niyo po ito na hula para po malaman po namin na meron po palang paghukom na amin pong experience bawat isa po sa amin, Panginoon. At nawa po, may intindihan po namin ito ngayon para po kay Daniel bilang kasagutan ng kanyang panalangin ay
pinadahan niyo po siya na mag-explain. Nawa po, Panginoon, ipadala niyo po sa amin yung banal na Espiritu na siya po magtuturo po sa amin sa pag-aaral na ito. Ito ay aking dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. To continue, mga kaibigan, bilang kasagutan sa dasal ni Daniel, sabi niya na, Lord, hindi ko po talaga maintindihan ang vision na binigay niyo. Kaya nagpadala ang Diyos ang anghel, ang pangalan niya po ay si Gabriel. At si Gabriel po yung nag-explain sa pangitain na binigay ng Diyos. Diba po, amazing? The Lord really answers prayers. So, gin-explain po ni Gabriel ang 2,300 years at hinati niya po sa dalawa. Yung first part at yung second part. Tayo po ay mag-mathematics na rin, kaya maghanda po tayo. Yung first part, yan po ay para sa mga Hudyo. Yung second part ay para sa mga Gentiles. Siguro po meron po kayong yung diagram. Okay, magagamit po natin yan. Yung first part po, 490 years para sa mga Hudyo at 1810 years para sa mga Gentiles o yun sa mga tao na hindi Hudyo. To continue, kung i-add po natin yan, 490 plus 1810, that is 2,300 and that is 2,300 years. So, explain po natin yan. Unahin po natin explain yung first part para sa mga Hudyo na magbasa sa Daniel 9:24. Okay, basahin po natin dyan. Daniel 9:24, 70 linggo ang ipinasya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan. Okay, so ang banal na bayan, ibig po sabihin yan yung mga tao ng Diyos, yung mga Hudyo, yung mga Hebrew, yung mga Israelites. Okay, 70 linggo ang ipinasya. Or in English, 70 weeks are determined for your people. 70 weeks, determined. So ibig sabihin po mga kaibigan, determined, ibig sabihin putulin or hiniwalay or i-cut off po yung sa mga Hudyo. Bayan ni Daniel, ibig sabihin ang mga Hudyo. Pag hiwalayin, i-cut off po mga kaibigan. So, 70 linggo ang ipinasya sa iyong mga tao. So, 70 weeks. So, ilang araw po yung 70 weeks? 70 times 7 equals 490 days. Dahil ito ay hula, dapat ito ay taon, 490 years. So, yan po yung unang bahagi, 490 years. Pero, sa pagbilang po natin ng 490 years, anong petsa po tayo magsimula sa pagbilang? Dito po. Saan po tayo magsimulang magbilang? Okay, sabi po ng Biblia, Daniel 9:25, iyong ang talastasin at bulayin na mula sa paglabas ng utos na isa sa uli at itayo ang Jerusalem, sa pinahiran na prinsipe magiging 70 linggo at 62 linggo. So sabi po dyan, mula sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem. Ibig sabihin, kung meron pong ilalabas kasi noon, nawasak po yung Jerusalem. At kapag meron pong utos uli, na isauli or i-rebuild ang Jerusalem, doon po tayo magsisimula na magbilang. At yan po ay walang iba kundi ang 457 BC. Sabi po dyan, i-research po sa Wikipedia, nag-utos si Artaxerxes I na ang gobyerno ng siyudad ng Jerusalem ay itatayo muli. At yan po ay hinulaan sa Ezra 7, Daniel 9 at Nehemiah 1. So, magsimula po tayong magbilang sa 457. Dito muna po tayo mag-explain sa unang bahagi. Ito po yun. Ito po yung 490 years. Dito po muna tayo mag-explain. 490 years. So, 457, dyan po tayo unang mag-count. So, that is 457 BC. Now, dito po mga kaibigan, within this 490 years, sa loob po niyan, si Jesus po ay mabautismuhan. Siya po ay mabautismuhan at maitalaga bilang ating tagapagligtas. Kailan po yan? Luke 3 verse 1, sabi po dyan, now on the 15th year of the reign of Tiberius Caesar. So, si Tiberius Caesar po ay nagsimula po siyang namuno sa Jerusalem sa AD 12. At sabi po dyan, ika-15th year, so 12 plus 15 equals AD 27. At nung AD 27, yan po din time na yun na si John the Baptist, nag-baptize po siya doon sa Jordan River. At sino po yung lumapit sa kanya? Si Jesus. So sakto po mga kaibigan, 27 AD, that is Christ's baptism. Okay? At next, ano pong mangyayari dyan? Ano po yung kasunod na date? 31 AD, tingnan po natin. Ay, bago po muna yan, 27 AD, so meron na lang po tayong na one week or 7 days or 7 years para po mabuo ang 490 years. So ano pong nangyayari dyan sa 7 years?
Daniel 9:27, mathematics po ito ha, sa Bible. At pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang linggo at sa kalahati ng sanglinggo ay kanyang ipatitigil ang hain at alay. So, sa kalahati daw ng sanglinggo. So, ano ba yung kalahati ng 7? 3 and 1 half, 3.5. So, dyan po, yung kalahati ng 7 years ay, kung mag-add po tayo ng 3.5 sa 27 AD, yan po ay 31 AD. Ano pong nangyari dyan? Napako sa krus si Jesus. Kaya sabi niya doon na ipatitigil ang hain at alay kasi nga, hindi na natin kailangan ng alay, ng mga hayop kasi si Jesus ng ating alay. Very good. Nakuha po ba natin? Masyado po bang mahirap? Hindi naman. Okay. So, that is 31 AD ay napako si Jesus sa krus. So, biblical po yan. That is 31 AD, napako po si Jesus. So, meron na lang po tayong 3.5 years din para ma-fulfill po yung 490 years. So, 31 plus 3.5 years, that is 34 AD. So, dyan po makat off yung 490 years. So, dyan po mga kaibigan, ano po nangyari sa 34 AD? Nung mababasa natin sa Acts 7, na si Stephen po, si Stephen, ay siya po ay nangaral doon sa mga Hudyo. Pero, yung nangyari sa kanya ay binato po siya ng mga Hudyo kasi galit po sila kay Stephen na siyang nangangaral patungkol kay Kristo at hanggang namatay po si Stephen at yan po nag-end yung mensahe para sa mga Hudyo kasi ayaw talaga nila natanggapin si Kristo, binato nga nila si Stephen para mamatay at doon po na hinto or na cut off yung chance ng mga Hudyo. I-research po natin yan sa internet at 34 AD. Sabi po dyan, St. Paul and St. Barnabas start preaching the gospel to the Gentiles. Ibig sabihin kasi hindi tinanggap na mga Hudyo ang mensahe ay nag-start na po sila, nagsimula na po sila mangaral sa mga hintel. Sino po ba yung mga hintel? Yung hindi po mga Hudyo at kabilang po tayo nun. Hanggang ang good news, basahin ko po muna to, Stephen, the first martyr of Christianity, stoned to death by Jewish leaders for preaching Jesus was the Christ. So hanggang po, kasi hindi tinanggap ng Hudyo ang mensahe, kaya ang Ebanghelyo po ay nagsimulang napangaral sa hintel, sa Europe, sa Middle East, hanggang nakarating sa Asia, at hanggang nakarating po sa atin ngayon, sa Philippines, dito po sa Rizal, ang Ebanghelyo patungkol po kay Jesus Christ. Okay, so yan po yung ating establishing dates. Biblical po yan, mababasa natin yan. Hindi po tayo pwedeng magkamali. That is our establishing dates. Okay. Ayon sa hula ni Daniel, ang tipan ng Diyos sa mga Hudyo ay matatapos sa AD 34. Pero, maliligtas pa rin ang mga Hudyo kung kanilang tanggapin muli si Jesus. Pero ang mensahe ngayon ay nakaabot na po sa atin. That is, AD 34, dyan po natapos ang 490 years na chance sana ng mga Hudyo, mga kaibigan. Pagkatapos ng 34 AD ay ang mabuting balita ay nakarating po sa atin. At sabi po dyan sa Galatians 3.29, at kung kayo ay kay Kristo, kayo ngay binhi ni Abraham at mga tagapamana ayon sa pangako. So, kapag tayo po ay tinanggap po natin si Kristo sa ating buhay, tayo po ay part ng seed ni Abraham, na siya po yung tagapamana ng pangako ng Panginoon. Okay? To continue, yun po yung first part. Punta naman po tayo sa second part. Okay. So, dito po mga kaibigan, AD 34 na. So, ilan na lang po yung kulang para makapunta po tayo sa, para makaabot po tayo ng 2,300 days dito. Ano kayang petsa to? So, yung mangyayari po dyan, kung i-add po natin ang 1810 plus 34 na years, yan po ay mag-equivalent into 1844. Kasi, 2,300 minus 490, that would be 1810. And 1810, AD 34 plus 1810 equals 1844. At yan po, after 2,300 years, that is 1844, then the sanctuary shall be cleansed. At ano nga yung ibig sabihin ng ang sanctuary ay lilinisan? Yan po ay judgment or araw ng paghuhukom. Ano po ba tayong year ngayon? 2018, mga kaibigan. Ibig sabihin na dumating na, kasi sabi ng Bible, dumating na ang judgment, at yan po, pagkatapos,
ng 2,300 years, that is 1844. Noong 1804 pa pala, mga kaibigan, nagsimula ang paghuhukom. At 2018 na po tayo ngayon, mga kaibigan. Hindi po tayo pwedeng magkamali kasi ito po yung establishing dates natin. Nalaman po natin yan, that is biblical. AD 27 is biblical. AD 31 is biblical. AD 34 is biblical. At konting-konti na lang po, that is 1844, i-add po natin ang 1810. Judgment is 1844. Hindi po tayo pwedeng magkamali sa ating calculation kasi meron po tayong apat na anchor points sa Biblia. At sama-sama po talaga itong lahat ng mga anchor points sa Biblia. Kung tama po ito, di po tayo pwedeng magkamali sa isa, mga kaibigan. Kasi magkasasama po itong lahat. Sabi po dyan, ang sino mang sumira sa 1844 o di maniwala sa judgment na ito, ay itinatanggi na si Jesus ang siyang pinahiran sa Daniel 9. Kasi ito po ay tupak sa history at sa Bible na AD 27 ay nakarating po si Jesus bilang pinahiran natin sa kanyang bautismo. Again, Daniel 8:14, sabi po dyan, hanggang sa 2,300 na hapon at umaga or 2,300 years, kung magkagayoy, malilinis ang sanctuaryo. At yan po ay ang 1844 na year, mga kaibigan. At ngayon, we are here already in 2018 na po ngayon. Sabi po dyan, Revelation 14:7, dumating ang panahon ng kanyang paghatol. At kailan po yan nagsimula? 1844. Ibig sabihin, mga kaibigan, mula pa noon hanggang ngayon, nag-examine na po ang Diyos sa ating mga buhay. Kung ano ba yung reward na kanyang ibibigay sa atin, kaligtasan ba o pagkawasak, mga kaibigan. Balang araw, bago pa man bumalik si Jesus, tatawagin niya ayong pangalan sa paghukom. At malapit akong bumalik si Jesus. Noon sa panahon ng mga tao sa lumang tipan, ang mga taga-Israel ay talagang maglilinis sa kanilang puso na dapat walang kasalanan na nandyan sa kanilang puso sa 10 araw. At alam natin na nagsimula na po yung paghukom at malapit akong bumalik si Jesus, dapat po nasiguraduhin natin na wala tayong kasalanan. At dapat lahat po ng ating kasalanan ay mapatawad. Pero tandaan po natin na meron po tayong abogado. At sino po yung ating abogado? Jesus. Sabi po dyan, 1 John 2:1, mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito isinulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. At kung ang sino man ay magkasala ay may tagapamagitan tayo sa Ama at si Kristo ang matuwid. So sino po yung ating tagapamagitan, yung ating mediator, si Jesus, siya po ang ating abogado at kailanman hindi pa siya natalo bilang abogado. Kaya ibig sabihin po, mga kaibigan, kung atin na pong ibigay ang ating buhay kay Jesus, wala po tayong dapat ikatakot sa paghuhukom. Jude 1:24, ano ba yung kayang gawin, Jesus? Ngayon doon sa makapagpaingat sa inyo mula sa pagkatisod, kaya niya po na ipakita tayo na wala tayong kasalanan kasi sabi niya, sa inyo'y makapaghaharap na walang kapintasan. Kaya po ni Jesus na ipakita niya po tayo sa kanyang Ama na wala pong kasalanan. Kasi siya po ang nagbayad sa ating kasalanan. Namatay siya pa sa ating kasalanan. At ano pa po yung magagawa niya? Makapag-iingat sa inyo mula sa pagkatisod. Kung atin pong binigay ang ating buhay kay Jesus, siya po ay tutulong sa atin na hindi naman tayo uli magkasala. At kaya niya po na iharap tayo na walang kasalanan or walang kapintasan. Malapit na po tayong matapos. Paki-assist po. Brother Mark, okay. Okay. So yan po ang kaya ni Jesus, mga kaibigan. Ano po yun? Tutulungan niya po tayo na hindi tayo uli matisod kapag ating ibinigay ating buhay kay Jesus at siya po ay kaya niya tayong iharap sa kanyang Ama na wala pong kasalanan, walang kapintasan. Kaya i-imagine po natin na tinatawag na yung ating pangalan or aking pangalan, Sister Jellaville, at binuksan po yung aking listahan. I-imagine po natin na kayo po yung tinawag doon sa Korte Suprema ng Langit at binuksan po yung listahan. At yung listahan po ay napakahaba kasi napakaraming kasalanan na aking ginawa. Kasi wala po tayong matatago na kasalanan, di ba po ba? At pagkabukas ng aking listahan, ng record ng aking kasalanan, mga kaibigan, nagkaroon po ng katahimikan sa Korte Suprema ng Langit. At si Jesus ay tumayo
At siya ay nagsabi, andito po ako para magrepresenta kay Sister Jel. Ama, si Sister Jel po ay nagkasala, pero hinayag niya po sa akin ang kanyang kasalanan at pinatawad ko po siya, Panginoon. Ginsurrender po ni Sister Jel ang kanyang lahat na kasalanan at dahil doon, Ama ko, lalagyan po natin yung pardon ang kanyang listahan. Pero meron pa rin listahan. At sabi po dito mga kaibigan, Ama, ibinigay ko po ang aking buhay para kay Sister Jel at Ama, nawa po ay ibibigay ko po kay Sister Jel ang aking perpektong karakter. Ama, ang aking dugo po ay para kay Sister Jel. Nawa po atin po siyang patawarin. At ma-imagine ko po mga kaibigan na ang buong universe ay nagsasabi, Hallelujah, burahin ang record. At doon po sa listahan ko, nilagyan, pinalitan po ng perpektong karakter ni Jesus. Yun po ang gagawin ni Jesus sa atin sa panahon ng paghukom kapag ibinigay po natin sa Kanya ang ating buhay. Kaya sa pagtatapos mga kaibigan, kung tatawagin na po ang iyong pangalan sa hukuman sa langit, nais mo bang tumayo si Jesus para sa iyo? Si Jesus na iyong kaibigan? Gusto niyo bang hingin sa Panginoon, Lord, gusto ko pong ibigay ang aking buhay sa iyo. At nawa po, Panginoong Jesus, na ikaw po ay tumayo para sa akin sa panahon ng paghukom. Yan bang iyong nais? Pwede bang ipakita yan sa pagtaas ng ating kanang kamay? Amen. Gusto din po ni Jesus, mga kaibigan, na siya po yung ating tagapamagitan sa ating panahon ng paghukom. Kaya mga kaibigan, may pag-asa para sa iyo sa 1844 na po ang paghatol nag-umpisa hanggang ngayon. May pag-asa para sa iyo, iyong kaso ang Diyos at mga anghel magbabasa. May pag-asa para sa iyo, mabuburang lahat kasalanan ng bawat isa. May pag-asa kay Kristo para sa iyo. May pag-asa para sa iyo na sa anak ng Diyos ay buong lakas tumatangan. May pag-asa para sa iyo, siya ay iyong abogado. Hindi lang yan, huwis at kaibigan pa. Kaya huwag po tayong matakot mga kaibigan. Ibigay lang po natin yung ating buhay kay Jesus. May pag-asa para sa iyo sa paghukom. Iyong kaso ay kanyang hahawakan. Kaya may pag-asa kay Kristo para sa iyo. Para po sa pagtatapos, tayo po ay tumayo at kantahin po natin yung Is My Name Written There. Sa nakakaalam po nito, pakisabayan po ako. Lord, I